Rojas, Greg Domingo, Ricky Carandang, Chairman Francis Tolentino, Bangko Sentral Governor Sy Tatangco, Mayor Alfredo Lim, Representative Sunny Angara, Commissioner Rufi Biason, Commissioner Kim Nares, Chair Sixto Brillantes, past and present officials and staff of TV Patrol and ABS-CBN, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo. Dito po magkakaaminan. Noong pong kabataan ko, wala pang ANC, wala pang CNN, at aaminin ko po, sa totoo lang, wala pang cable TV. Kung kailangan mo ng instant news, halimbawa kapag nawala ng may bagyo, nawala ng kuryente, ang tutok namin noong mga panahon na yon, Radyo Patrol. Sa pag-usad ng panahon, mas naging moderno ang pagbabalita, ang tinig na rumoronda sa impapawid na dadagdagan ng visual na elemento. At narito na po tayo ngayon. Ipinagdiriwang ang silver anniversary ng isa sa pinakamatibay na institusyon sa pagbabalita, ang TV Patrol. Sa loob ng 25 taon, kinilala ang TV Patrol sa tapang at sigasig ng paghatid ng impormasyon sa maumayang Pilipino. Sa tuwing may sakuna, naroon kayo upang magbigay ng kaalaman kung paano umiwas sa peligro at disgrasya. Sa tuwing may agam-agam ang publiko ukol sa isyu, kayo ang takbuhan para sa tapat na pag-uulat. Kaya naman, sa lahat ng buo-buo ng inyong programa, mula noon hanggang ngayon, sa harap man o sa likod ng kamera, talaga naman pong isang mainit na pagbati sa inyong 25th anibersaryo. Kapag katotohanan ang pinag-uusapan, lagi ko naaalala ang isang sikat na police drama noong ako po'y bata pa. Dragnet ang pangalan po ng programa. At sa pagkalap ng kaalaman, ang bukang bibig ng isang bida, and I quote, "Just the facts, ma'am." Close quote. Hayaan po ninyo akong ilatag ang ilang facts na inihayag natin sa SONA noong Lunes. 5.2 million sa pinakamahirap na kabahayang Pilipino ang buong buo at walang bayad ng makikinabang sa benepiso ng PhilHealth. Fact po ito. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 na kakulangan sa silid aralan. Fact na naman po ito. Tinitiyak na po ang kalidad ng higit sa 70,000 mga baril na ipagkakaloob sa natitirang 45% ng ating kapulisan. Matapos po ang prosesong ito, magkakaroon na tayo ng 1:1 ratio ng pulis at sa armas na kailangan po nila sa kanilang trabaho. Fact din po ito. Ilan lang po ito sa mga pagbabagong tinatamasan ngayon at nakamit po natin ito sa unang 2 taon pa lamang ng ating pamamahala. Nang mag-umpisa tayo bilang Pangulo, niwala po tayong masipat na light at the end of the tunnel. Ni hindi nga po kami sigurado kung may dulo pa ang balon ng problemang ipinamana sa atin. Wala na po sigurong magkakaila. Napakalaki na ng ipinagbago ng ating bansa. At palagay ko po naman, fact din po yan sa ating lahat. Huwag po sana ninyong mamasamain. Total kaharap ko na po kayo ngayon. At one night lang naman sa 365 days ng isang taon ko kayo makakausap. Tingnan po natin ang paghahayag ng inyong institusyon. Noong Oktubre ng nakaraang taon, may isang reporter kayo ang nagbabalita sa NAIA 3. Ang sabi niya, sa puntong iyon, tumaas ng 20% ang passenger arrivals sa paliparan. Magandang balita at higit sa lahat, fact po yan. Sa kabila nito, nakuha pa pong humirit ng isang anchor nyo at ang sabi po niya, and I quote, "Nasa NAIA 3 ka kasi, kung nasa NAIA 1 ka, doon malala," close quote. Sa loob-loob ko po, anong kinalaman ang ibinabalita sa NAIA 3 sa NAIA 1? May nagsabi po bang ayos na ang NAIA 1? Kung meron man ho, hindi kami. Nakaligtaan niya atang mahigit 30 anyos na ang strukturang ito. Napapaisip nga po ako, yung nagkomento nito, hindi ba't 6 na taon ding tumangan sa renda ng gobyerno? Sabihin na po nating minana lang din nila ang problema, di hamak, mas luma naman ang pinamanang nilang problema sa amin. 6 na taon ang ipinagkaloob sa kanya para tumulong sa pagsasayos ng mismong inireklamo niya.
Pero ngayon, tayo na nga ang may bitbit na problema, tayo na nga ang tutugon dito. Pero masakit nga ho, may gana pa tayong hinirita noong nagpamana. Naalala ko rin po, nang na-recover ng NBI ang isang banyagang bata na nakidnap, ang ganda na po sana, nakakuha ng tip ang otoridad. Kumilos sila at na-recover ang bata. Masaya ang mga magulang nakapiling na muli nila ang kanilang anak. Masaya ang bata na kayakap niya ang kanyang ama't ina. Masaya ang otoridad na maayos matagumpay at matagumpay ang operasyon nila. Mukhang ang hindi lang masaya, ito nga po ang angkor natin na nagawa pa uling humirit na baka na-set up lang raw ang rescue operation at binayaran lang talaga ang ransom. Kahit anong pilit ng reporter na malinaw ang operasyon, nag-surveillance ang mga taga-NBI at talagang na-tsempo nilang walang nakabantay sa bata, pilit pa rin po ng pilit ang angkor. Sabi nga ho nung nanunod kong kasama naman, kami pa po mismo ang magagalak kung makakapagain kayo ng kaprasong ebidensya ukol dito. At kung meron nagkamali, usigin natin ang mga nagkamali. May naitutulong po ba ang mga walang basehang spekulasyon, lalo na kung lumalabas ka sa telebisyon at sinusubaybayan ng sambayanan? Kung nagbabangkaan lang tayo sa kanto, hindi problema ang mga walang basehang patutsada. Pero kung alam mong opinion maker ka, alam mo rin dapat na meron kang responsibilidad. Sana po, sa tuwing sasabihin nating, and I quote, magandang gabi, bayan, ay totoong hinahangad nating maging maganda ang gabi ng bayan. May isa pa po, ang pataas baba po kasi ng pamasahe, dumadaan sa mahabang proseso. Minabuti po natin makipag-ugnayan sa transport groups, sa pangunguna po ni Secretary Morrojas, upang bumuo ng kasunduang makatwiran. Dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, malaki ang naging gastusin ng mga tsuper sa pataas ng presyo ng krudo. Kaya oras na umabot ang diesel sa napagkasunduang presyo, ibibigay sa kanila ang kanilang fair hike para matulungan naman. Ngunit sangayon sila na kapag bumalik ang presyo at bumaba rin ang presyo ng krudo, magkukusa rin silang ibaba ang pamasahe. Ika nila, imbis na sumobra ang tubo, bilang Pilipino ay magmamalasakit kami sa kapwa Pilipino. Ibinalita po ito ng field reporter ninyo. Good news po talaga. Ang reasonable mungkahe, napagbigyan. Ang pamahalaan, grupo ng tsuper, nagtulungan. Panalo ang sambayanan. Ang problema, nagawa pa rin itong sundatan ng komentaryo. Matapos i-report ang pambugad na tanong ng inyong angkor, ano raw ba ang angal ng mga grupo sa akin po? Ang reaksyon ko, saan naman ang galing yun? Nagkasundo-sundo na tayong tugunan ang isang problema, meron pang naghahanap ng angal. Nagkakasundo na nga, para bang gusto pa rin pag-awayin? Mahirap pong isipin na bahagi ito ng inyong job description. Di po ba kung umangat ang ating kalagayan, tayo ang panalo? At kung lumubog naman ito, tayo rin naman ang talo. Bakit parang mas gusto ng iba na makita tayong lumulubog? Kung gabi-gabing bad news ang hapunan ni Juan de la Cruz, talaga namang mangangayayat ang puso't isip niya sa kawalan ng pag-asa. Meron po kayong The Filipino Channel, kung saan napapanood ng mga dayuhan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat ang mga balita sa Pilipinas. Isipin po natin, bawat isang turistang bumibisita sa bansa, tinatayang isang trabaho ang naglilika. Ilang turista kaya kada buwan ang nagka-cancel ng bakasyon dahil sa araw-araw na negativismo? Ilang kayang kababayan ang nawawala ng pagkakataon magkaroon ng kabuhayan dahil sa bad news na ito? Kung isa po kayo sa 10 milyong nating kababayan na nagsasakripiso sa ibayong dagat, gaganahan kaya kayong bumalik dito kung mas nakakasindak pa sa shake, rattle and roll ang balita sa telebisyon? Kailan pa po ba naging masama ang pagpapahayag ng mabuting balita? Sa pagpapatrol nyo sa bawat sulok ng bansa, tsak na may nadarito na kayong mga positibong kwentong maaaring maging bukal ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kababayan. Di naman po siguro masusunog ang mga TV set sa radyo ng inyong mga suki kung paminsan-minsan ito ang inyong balita. Di naman po siguro kalabisang isipin na sa pagtaas ng iniluluwas nating cocoa water na mahigit 3,300% ang inangat, may mahahaginap kayong isang magsasaka na magsasabing dati itinatapon lang to, ngayon napapagkakitaan na namin.
Sa mahigit 3 milyong pamilyang benepisyaryo ngayon ng Patawid Pamilyang Pilipino Program, hindi naman po siguro mahirap maghanap ng isang magsasabing malaking tulong ang programang ito. Alalahanin po natin, anumang sinasabi nyo ay nakakaapekto sa pananaw ng Pilipino. Humuhubog sa kanyang mga kilos, sa pagtingin niya sa kanyang sarili, sa kapwa at sa bayan. Kapag pinaniwala si Juan na panaypangit ang nangyayari sa lipunan, talagang mawawalan siya ng dahilan para tumungo sa katuparan ng mga adikain niya. Pero kung nakikita niyang ang dating problema ay nasusolusyonan, mag-aalam ang pag-asa at magkakakumpiyansa siyang sumulong dahil alam niyang may pagbabago na. Marami pa pa tayong problema ang kailangan tugunan. At hindi po magiging madaling lampasan ang mga ito, lalo na kung kaliwat kanan ang hilaw na kuro-kuro at spekulasyon. Sa akin na po mismo manggagaling, marami pa rin butas ang dinatnan nating sistema at hindi perpekto ang gobyerno. Kaya kung may pagkukulang kami, ipaalam lang po ninyo. Parati ko pong ipinapaalala sa ilang samahan na baka tumataas ang ere, nag-uumpisa ang kaalaman sa pag-amin na hindi lahat ng kaalaman ay nasa akin. Ako na mismo ang aamin. Wala kaming monopolyo sa husay at talino. At hindi kami tama sa lahat ng sandali. Subalit hindi malulunasan ang mga problema kung sa bawat isang akbang pasulong natin, puro paatras naman ang hila ng ilang gusto tayong ibalik sa dilim ng ating dinatnan. Kung may paligsahan nga po sa pag-unawa at pagtitimpi, malamang naman po gold medalist na po tayo dyan. Bahagi po kasi ito ng trabaho natin. Bahagi rin nito ang magsabi ng totoo. At sa gabing ito, inilahad ko lamang po ang katotohanang nakikita ko. Hindi ko hinihiling na kumatha kayo na magawa-gawang kwento o pagandahin ang imahe ng gobyerno. Ang akin lang po, kung naibabalita ang mga nagaganap na krimen at trahedya, ibalita rin naman po natin sana kung paano ito naresolba. Kung inilalantad po natin ang kabalustugan, matuto naman din po sana tayong kilalanin ang mga nagagawang kabutihan. At kung may maimumungkahi kayo para lalo nating mapagbuti ang pagsisilbi sa bayan, kami po ay makikinig. Ibalanse lamang natin, tandaan na natin, sa bawat sulat, sa bawat ulat, ay nag-iiwan kayo ng marka sa publiko. Nakaka-apekto kayo sa buhay ng kapwa Pilipino. Ang pagkiling sa negatibismo ay mag-aatras lamang sa dapat sana'y pag-usad na ng ating bayan at mga kapwa Pilipino. Patuloy po tayong magsubikap upang iangat ang antas ng profesionalismo, integridad at kredibilidad sa larangan ng paglilingkod bayan. Patuloy natin isabuhay, bantayan at patingkarin ang ating demokrasya. Bilang isang lahing Pilipino, sama-sama natin isatinig at ihayag ang ating paninindigan. Nandito na ang Pilipinas, tinatamasa na ng Pilipino ang pagbabagong sa rim mismo ang gumawa. Muli, at ako po'y pagpapasensya ninyo kung masyadong prangka ng salita ngayong gabi, maganda na po siguro yung totoong sabihin para magkaunawaan tayo ng maliwanag. Muli po, binabati ko ang TV Patrol sa inyong 25th kaarawan. Yes. Mr. Gabby Lopez, Ms. Charo Santos Concho, Ms. Ging Reyes, Senator Frank Rilon, Senator Loren Legarda, Secretary Smaro,